Hi fam, JC Vega here and welcome back to my channel. If you're new here, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. Okay? Oh, ready ka na ba? Game na rin ako! Tara, simulan na natin tong video. I'm feeling good with you here right beside me. I'm feeling fine, you hold me a smile. Kumusta naman po kayo? Happy New Year sa lahat! Officially, welcome na natin ang 2021 sa ating buhay. Welcome 2021! And ang video po natin ngayon ay tungkol sa mga importanteng nangyari sa akin at sa pamilya ko noong nakaraang taong 2020. Kumbaga, isasama rin natin ngayon ang nakaraan. Wow, nakaraan. Big word. Okay, past is past na. Pero, importante pa rin alalahanin ang nakaraan para kung ano man yung mga natutunan natin noon, ma-apply natin ngayon sa ating buhay. Ang galing mo talaga, bright ka! Unang-una, noong January 2020, medyo hindi na maganda ang nangyari noon. Alam natin yan. Matatandaan natin ang pagputok ng Bulkang Taal. Itinaas na ng FIVOLX ang Alert Level 4 sa Bulkang Taal. Ash all over the floor. It's turned into a mud state in some places and on the road on the way up. There are ashes everywhere nung pumutok yung bulkan. Kahit sa probinsya daw o sa mga lugar na malayo sa Taal ay nakaranas ng ashfall. February, Valentine's Day, single pa rin ako. Wala naman, hindi naman importante yun. Diba? February, lahat sila may pag-ibig. Ako lang wala. Pero di ko kaya bumitaw. Okay lang yun. Darating din tayo dyan. Sweet. March, ito na yung sinabi ng presidente sa atin na quarantine starts simula March 13 hanggang tuloy-tuloy na ang quarantine. Sa Metro Manila, hindi na pwedeng bumiyahe. Marami na mga strict protocols, health protocols, mag-social distancing, bawal lumabas. Bawal lumabas, oh, bawal lumabas. And maraming nangyayari noon na mga bagay-bagay na kailangan nating sundan. Pero sa akin, sa buhay ko, before pa po mag-announce si President ng quarantine, ng ECQ, eh nakapag-attend muna ako noong March 3 sa isang seminar sa Go Negosyo. Isa po ako dun sa mga umaten na kinig. And sa mga hindi po kasi nakakaalam, ako po ay may isang maliit lang naman na negosyo. Ito po ay mga accessories. Kagaya nito, itong suot ko, gawa ko lang po ito. And marami po pong ibang disenyo na ginagawa ko lang by hand. All handmade po ito. So, umatend ako nung March 3 kasi syempre, about negosyo yon, about entrepreneurship. And marami akong nalaman noong araw na yon. Birthday kasi ng mama ko ang April 9, araw ng kagitingan. Natatandaan ko, nung April, gumawa kami ng cake with my sister. Kasi hindi kami makalabas noon, hindi kami maka-order. Kasi sa GrabFood or sa iba pang mga apps na tinatry namin, hindi daw sila makapasok dito sa village namin kasi executive village to. Medyo strict kasi sa village namin. So gumawa kami ng cake, nag-bake kami ng cake noon. Kinabukasan, nagpalaro kami ng games, ng game ka na ba para sa nanay ko. Napakasaya ng araw na yon kahit na kami-kami lang sa bahay, hindi pwede ng mga bisita, hindi kami pwedeng lumabas. Gumawa lang kami ng paraan para makapag-enjoy at mapasaya namin si mama noong araw na birthday niya. Noong May, yun yung mga times na parang ginugo ko na yung pagpupush sa mga vlogs ko. So, gumawa ako ng maraming vlogs. Actually, natatandaan ko, May ko ginawa yung 48 hours fasting.
na kasama mga kapatid ko, hindi kami kumain ng 2 araw, pero ako sumuko. Ako. Ano mas na energy mo? Pakita mo. Parang bago nila. Parang pareho. Okay, hindi pa tapos. Abulin niyo ako. Wala, hindi pa rin kami lumalabas dyan. Talagang sinusunod namin yung ECQ. Takot din naman kami. Para sa pamilya namin, sinusiguro namin na hindi kami makakahawa o hindi kami makakakuha ng virus. August, ang alam ko, August pa lang, may pusa ko dyan na yung nanay ko nakapagtayo na ng Christmas tree. Diba usually ang Christmas tree tinatayo yan ng mga burr, September, October. Pero August pa lang, naaalala ko si mama, alam mo siya sa pagtayo ng Christmas tree. Yun, wala lang, nakakatuwa lang. September, yan, September na. Ito na yung sunod-sunod kasi birthday namin magkakapatid. September 1 si Chris muna ang birthday. Birthday ng kapatid ko and birthday ng boyfriend niya, i-combine nila sa October 1. Pero nag-celebrate pa rin kami. Simple cake blowing lang, celebration lang with my sister yung birthday niya ng September. Oh, wish mo na wish. Wish siya muna. Mother. Pumilo kaya. Pumilo kaya tumalsik. Munta rin kami sa Manila Bay. Ito kasi yung kasagsagan yung Manila Bay na parang may issue na ganyan. Ayaw ng mga tao. Bakit ito nalalagay ng buhangin na puti doon sa Manila Bay. Pero sinilip naman namin yun. Maganda naman. Natutuwa nga kami kasi may mga ganun ng makikita sa Manila Bay. Then, yan niya. Sabi ko nga, October 1st nila sinelebrate yung birthday ng boyfriend ng kapatid ko and my sister, October 1st. And, as you know, sa mga nakakaalala or sa mga taga-subaybay ko sa vlog, October 1st is the engagement nila. Alam ko yan kasi isa ako sa mga sidekick ng boyfriend ng kapatid ko. And we planned this all along. Congratulations sa kapatid ko kasi isa ka ng tunay na magbubuo ng pamilya. So, ako wala pa. Yung bunso namin kapatid, October din ang birthday niya. And of course, me, October din ang birthday ko. Maraming naganap noong October kasi parang ginawa namin, push namin yung month na yon kasi dalawang nagbo-birthday doon. Doon din ginanap yung engagement. October 7, birthday ng bunso namin kapatid. We had a vlog about Thunderbird Resort in Binangonan. Check that out kasi ito yung parang pinaka most viewed kong video sa ngayon. Nag-enjoy kami doon sa Thunderbird kasi kami lang yung tao that time. Na-celebrate namin yung birthday ng kapatid ko even na may pandemic sa labas kahit natatakot kami. We still had a chance to celebrate the birthday and we enjoyed it. And of course, hindi namin kinalilimutan na sundin yung protocol sa mga lugar na pinupuntahan namin. Yung birthday ko, October din yun, pumunta naman kami sa Tagaytay. And that time, maraming bagyo ang tumama sa Pilipinas. Dahil sa Tagaytay kami noon, naranasan namin yung hagupit ng bagyo. Actually, nung time na yon si Kinta yung bagyo na nasa Tagaytay. It is an experience na hindi namin makakalimutan kasi nagstay kami doon. Ang plano namin is 2 araw lang magstay pero nag-extend kami ng mga ilang araw para hindi namin makasalubong sa daan or maging safe kami habang bumabiyahe. Kasi may bagyo nga, so talagang kailangan namin mag-extend sa ayaw namin at sa gusto. October din yung simula na marami na nagsasubscribe sa channel ko. Salamat naman, nagugustuhan na nila yung content ko. Maraming salamat sa mga nagsubscribe. Kasi dati as in, sobra. Ang hirap talaga na makakuha ng mga subscribers kasi hindi ka pa kilala. Ordinaryong tao lang naman ako, hindi ako artista. Mahirap talaga mag-climb doon sa taas. Pero
ginagawa ko is prosigido pa rin ako mag-upload, gumawa ng video, kahit ako lang mag-isa, nag-i-edit, nag-vlog, nagagawa ko naman yung mga dapat kong gawin. Out of the blue, may nagsasubscribe, may nagko-comment, may nagla-like, parang nag-grow na yung channel ko. October yun. Maraming salamat. Thank you, Lord. Sobra. Thank you, Lord. Labas kami ng labas noong October, nakaraang month. November, parang nag-stay lang kami talaga sa bahay. And then, December, of course, Christmas is December. And yes, sa mga hindi pa po nakakapanood ng vlog ko na nag-vlogbang kami nung Christmas. And napakasaya no, napakabusog naming lahat. Sobra-sobra dami naming kinain. Tapos nung mukbang, nag-karaoke, nag-inuman, konting kasiyahan. And then, at least na-celebrate namin yung Christmas. Kahit na may pandemic pa rin sa labas, hindi pa rin nawawala si COVID, nandiyan pa rin siya. So, kailangan pa rin nating mag-ingat, kaya hindi kami makapunta sa iba naming relatives. Kami-kami lang muna. January! Yes! Today is January. Of course, we celebrated New Year's Eve. Tarotot lang ang alam namin at mga pagkulinting-ting, mga barya. Kung ano mga mapupulot na mga maiingay, yun ang lang ginagawa namin kasi hindi kami marunong mag-fireworks at takot kami mag-fireworks. Nakikinood na lang kami ng fireworks sa labas. Happy New Year! And yun na yung mga mahalagang araw o mga mahalagang nangyari sa buhay ko at sa pamilya ko noong nakaraang taon. And nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi kahit may virus sa labas, hindi talaga kami nagkaroon ng COVID. Siguro dahil malulusog kami. Kitang-kita naman. Marami ang nagsasabi na parang ang 2020 daw ang pinakapangit na taon sa atin kasi dahil sa bangis ng COVID-19, hindi natin magawa yung mga bagay na madalas natin gawin noon, na malaya tayong makapasyal kung saan-saan, makapunta kung saan natin gustuhin. Pero dahil sa COVID, hindi natin magawa yun. Noon, walang strict protocols, walang social distancing, walang pagsuot ng mask, pagsuot ng face shield. Pero dahil sa COVID, nangyari ang lahat ng yan. Maraming personalidad din ang nawala dito sa mundo natin. Marami ring bagyo at baha ang tumama sa atin dito sa Pilipinas. Lahat ng yan ay naranasan natin noong nakaraang taong 2020. Kaya di mo makakaila na maraming tao ang may galit at may ayaw sa nakaraang taon. Pero pasalamat pa rin tayo kasi kahit ano pa man ang nangyari, nandyan ka pa din at nandito pa din ako. Nasa maayos tayong kalagayan. So magpasalamat tayo sa Diyos. Thank you Lord for everything. Alright, that's it for today. Thank you so much for watching. I hope you like it. And I hope to see you guys soon on my next videos. Don't forget to subscribe and hit the like button. And mag-comment and share mo na rin ang video na ito. Maraming salamat. See you again next time.